For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. Isang verse na kailanman hindi ko pagsasawaan. Isang verse na kailanman lagi akong nare-remind ng pag-ibig ni Jesus sa akin. Isang verse na malamang sa iba parang plakang gasgas na, napaulit-ulit. Pero sa ating mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ito ang ating kayamanan na sumisibol mula sa kibuturan ng ating mga puso. We cannot contain but to share the good news sa ibang mga tao na alam nating matatamlay ang buhay. Alam po ba ninyo, hindi po nakukuha sa dami ng yaman para masabing masaya ka. You know what? Pwede ka maging milyonaryo, bilyonaryo, even a trillionaire. I really don't care. I don't mind at all. Pero kung wala si Jesus sa buhay mo, kahit ikaw ang pinakamayaman, trillionaryo ka, wala ang katorya-torya ang buhay na yan. Dahil ang buhay na ito ay kinakailangan ma-invade ng isang person. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Bilangin ninyo kung gaano nakarami ang nabuhay na tao sa buong mundo. Amen? Simula nang mapako si Jesus sa krus, siyempre, naganap na po niya. Amen? So, simula noon, ang dami na pong taong nabuhay sa buong mundo. Isa lang ang daan para maligtas ang tao. Ang Panginoong Hesukristo. Sa dinami-dami ng taong yan, tangi ang Panginoong Hesus lang nakakaalam kung ilan ang naniwala doon sa tinapos na gawa niya sa krus. Na magkakaalaman po tayo niyan, makikita natin sa araw ng rapture, sino-sino yung mga naglagak din ng pananampalataya lamang sa anak ng Diyos. Napakaganda po na malaman natin yung katotohanan, naligtas tayo. Alam po ba ninyo, tuwing ako'y nalulungkot, tuwing ako'y, alam po ba niyo bilang tao, bilang isang Kristiyano, kahit Kristiyano ka na, nalulungkot ka pa rin. Dumarating pa rin sa iyong pagkabagot, dumarating pa rin sa buhay mo yung parang down ka. Yes, let's face reality, that's life. Pero kung naiisip ko na, hey, I'm saved, no matter what happened, walang makakapag-separate sa akin sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. That's enough for me para ang buhay ko ay lumigaya. Sapagkat lahat ng mga nandito sa lupa, temporary lamang yan. Sabi ng aklat ng Korinto, kung hindi ako nagkakamali sa pangalawang Korinto, huwag nating ipako itong mga mata natin sa mga nakikita. Bagkus dun sa mga hindi nakikita, sapagkat yung mga nakikita, pansamantala lamang. Subalit yung mga hindi nakikita, ito ang pangwalang hanggan. Ang Panginoong Hesukristo po, kumakatok sa ating mga puso. Kumakatok sa puso ng bawat tao. Basahin niyo po sa Revelation 3:20. Kumakatok siya, I'm knocking the door of your heart. Anyone who will open it, I will go in and will have a supper with him. You know what? Napakaganda po niyan. Ang Panginoong Hesukristo is knocking. Sabi niya, iimbitahin mo ba ako? I'm going to knock. Diba? I'm knocking. How many years na bang nagnanak ang Lord Jesus Christ sa inyong mga buhay? Ano pa ba ang dahilan ng pagmamatigas? Rehilyon ba? Mabubuting gawa mo ba? Trabaho mo ba na hindi mo alam kung paano imamanage ngayon pa naging Kristiyano ka? You know what I mean? Maybe meron kang trabaho na again sa salita ng Diyos. Kahit ano pa po yan, pinaka-importante po, kahit nasa ang rehilyon ka man ngayon, makinig pong mabuti. Wala tayong ibang itatas ngayon kundi ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat life-changing po ang episode na ito, ang vlog na ito. Kapag ka sumabay ka sa prayer na ito, sa dasal na ito, maniwala ka sa akin, you will have eternal life. You will be saved from your sins, past, present, future. The only thing na kailangan mong gawin, maniwala ka na namatay si Jesus sa krus para sa iyo, para bayaran, past, present, future, ang lahat ng kasalanan mo. Anong babayaran niya? Ilang kasalanan? Isa, dalawa, lima, tatlo, anim, pito? Ilan? Lahat. In English, all. Diba? Lahat.
binayaran na po niya lahat. So in order for you to have, okay, na magkaroon niya ng effectivity sa buhay mo, you just need to believe na tinapos niya na yon lahat para sa iyo, na namatay siya sa krus para sa iyo. Gusto mo ba magdasal ngayon? Gusto mo magpray? Ito po ang tinatawag natin na mas maganda tatawagin natin na prayer of believing in the finished work of the Lord Jesus Christ. Manalangin tayo. Dakilang Ama sa langit, alam ko ako ay makasalanan, walang mabuti sa akin dahil sa kasalanan na minana ko kay Adan at Eva na aking unang mga magulang. Alam ko na ako ay papuntang impyerno. Alam ko na ang kasalanan ko ay bunga ng sin nature ko. Kaya alam ko rin ang solusyon. Ngayon, napagtanto ko, walang ibang solusyon, Father God, kundi ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, the Lord Jesus Christ Himself. Lord Jesus, I believe that You died on the cross for me. Binayaran mo lahat ng sins ko, past, present, future. At ngayon, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Magharian mo po ako. You are now my Lord and Savior. Not because of anything good na ginawa ko, but because You are good and so gracious. You are the person of grace, Lord Jesus. And I know right now, because I believe in Your finished work on the cross, that You died for me. After 3 days, You rose again from the grave, and now seated at the right hand of the Father, as a mediator for me and for the rest of the whole world. Thank You, Lord Jesus, for dying on the cross for me. Your death on the cross is a very important death, dahil ito po ang nag-brought at nagdala ng kaligtasan sa buong sangkatauhan at sa akin ngayon na naniwala sa Iyong finished work. Banal na Espiritu Santo, Holy Spirit, thank You right now because I know now You invade my life. You seal me the seal of ownership. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, Holy Trinity in one God. Marami pong salamat dahil kayo ay magkakasama na iniligtas ako sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. If you believe the Lord Jesus Christ paid all of your sin, I believe you got born again. You got saved. Ang gagawin mo ngayon, umpisahan mo magbasa, lumago sa kanya mga salita. I suggest you start sa Book of John, no? Yes, I know kung kabuburn again mo lang ngayon, tumanggap ka sa Panginoong Hesukristo. Start reading the Bible, starting with the Book of John. And then isunod mo ang Book of Romans at saka Book of Galatians. Because ito po ang talagang umpisa pa lang, ipapakita na sa iyo sino ba si Jesus, no? Kasi ang bungad ng Gospel ni John, ito ay napakalawak. Binuksan niya rito, ipinakilala niya si Jesus kung sino si Jesus. Sino ba si Jesus? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, and the Word became flesh and dwelt among us. He's God in the flesh. Naging tao para mamatay sa krus, para bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Lahat ng kasalanan. Ilan? 5 ba? 100 ba? 1 trillion ba? Alam niyo po ba lahat ng tao nagkakasala daily? Kaya ang binayaran ni Jesus dito, lahat ng kasalanan ng buong mundo. Amen? Pero ang pinaka-root kasi niyan, may sin nature ang tao. At yung sin nature na yan, when you believe in the Lord Jesus as your Lord and Savior, naalis na po yung sin nature niya. That's why sabi ng 2 Corinto 5:17, ikaw ngayon ay bago ng nilalang. Dahil, paano? Sa mabubuting gawa mo ba? Sa pag-church mo ba? Sa organization mo ba? Nope. Not even one of these. Makapagdadala sa'yo sa langit. No, wala po diyan. Ang tanging kaligtasan ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. So in Jesus, meron tayong eternal life. Magkita-kita po tayo niyan sa rapture. Sapagkat anytime rapture na po, Jesus will get us.
his beloved bride. Ngayon, kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.